Hey guys, welcome to my channel. This is Danee Cordero and this is my first time to talk. Yun. Wala akong video today na mag-demonstrate or how teaching or anything na related sa ano ko. Pero nakita niyo naman po sa title, 5 things I wish I knew before taking this course. Ano ba course ko? Midwifery, di ba? Nakikita naman natin sa mga videos. So, yeah. Okay? Disclaimer lang, guys, no? Opinion ko lang po to. Sarili ko po tong sa loobin. Wow, sa loobin. Sarili ko lang po tong experience and wish na dapat alam ko bago ko kinuha tong course na midwifery. So, hindi po tayo magkakaparehas at iba-iba po yung mga ano natin, mga naranasan or mararanasan. So, yeah. I'm only sharing my thoughts and opinions. So, midwifery course ang kinuha ko hindi dahil sinabi sa akin ng parents ko na ganito kunin mo, dapat ganito ka, ganyan. Wala pong ganun. Actually, ang gusto ng mama ko is mag-teacher ako or kahit sino sa amin. Because I hate doing lesson plans. Magsusulat-sulat na yan. Yan yung pinaka-ayaw ko. Eh, hindi ako nag-teacher. And isa pa, gusto ko talaga dati is dentistry because wala kaming ganito. At hindi rin ako pinayagang umalis dito sa bahay at mag-alis sa ibang lugar. Kung ano na lang yung nasa medical course na available dito sa amin sa San Jose Occidental Mindoro is yun na lang yung kinuha ko, which is midwifery. Then, ayun. Ayun na nga, dito na ako napunta. And nagustuhan ko din naman siya kasi, ayun nga. Nung nasa senior high school ako, medyo nagustuhan ko naman yung science namin. And mataas yung grade ko sa biology. So, yun yung naging reason. Kaya, yun, gusto ko mag-ano. Tsaka, pangarap ko talaga mag-work sa hospital, guys. Wow! Yung mag-aasikaso ka ng patient, kakausapin mo sila, kakomfort mo sila, alagaan mo sila, yun talaga yung pinaka-dream ko. And dream ko din na mag-volunteer sa mga like Red Cross, ganyan. Pero as of now, hindi ko pa yun nagagawa or hindi ko ginagawa ngayon kasi because of the pandemic. And ayun, may pinag-focusan pa ako. So, yeah, hindi pa naman huli ang lahat. So, let's proceed na. Ang dami ko nang sinabi. So, first, the first thing I wish I knew before taking this course, sorry guys, may nagpapamusic doon sa kabilang bahay. So, the first thing I wish I knew before taking this course is kailangan mo maging neat tingnan. Maging neat, diba? Kahit saan naman, diba? Dapat neat ka. So, ako naman, hindi naman ako dugyot. Hindi naman ako dugyot. Malinis din naman ako, pero dito sa midwifery na to, sa midwifery department or sa course ko na to na kinuha, is kailangan mo mag-ipit ng buhok like this. Yan. Kailangan talaga naka-bun. Dapat nga naka-ganun pa yun eh, because my forehead is malapad. Hindi ko siya ginaganun. Ayan. Dapat naka-ganyan siya. Yung buhok nyo, guys. Naka-ganyan at may net. Yan. Naka-ganyan siya dapat. At may net dyan. Araw-araw yan, no? Araw-araw ko yung ginagawa. Lahat ng midwifery student, alam na alam yan, na ganyan dapat ang buhok namin. So, araw-araw yan. Diyan talaga ako nag-i-struggle. Alam mo yun, araw-araw kang mag-iipit ng ganyan. Diba? Tapos, dahil dito rin sa buhok ko, kaya ako nalilate lagi. Pero, syempre, kung alam mo naman natatagalan ka sa pag-ipit ng buhok mo, dapat maaga ka nalang magising, di ba? Para maaga mo rin siya magawa at maaga ka makapasok. Pero hindi.
late talaga ako lagi. Ganon, alam nila yan, na late ako lagi. Pero so yun, kung gusto mo mag-ipit ng buhok araw-araw na ganon, at kaya mo naman, sige, mag-midwifery ka. Pero kung hindi mo kaya, wag na. Char, hindi naman yung problema, no? Excuse me. So, next is about sa pagiging malinis pa din, is bawal kami mag-earrings, no? Dapat alam ko yun. Dati kasi naghihikaw pa ako, pero nung ito na yung course ko, hindi na ako naghihikaw. Tapos dati may necklace din ako, hindi na rin ako. Wala na rin akong necklace, din ako nasuot ng ganun. Bawal po yun. Bawal din yung may kulay ang buhok. Kahit saan naman sa school, di ba? Bawal. Kahit ano naman course mo, di ba? Bawal lang. May kulay ang buhok. Then, bawal po yung may makakapal ang makeup. Dapat light lang. Nung first year college ako, nag-lip tint, lip tint lang ako. Ganun. Bawal yung mga on-flick na makeup. Yun, bawal. Then, next is yung sa naka-white shirt, naka-white polo shirt kami. Every Friday ba yun? Every Friday or Saturday, mga ganyan. Kailangan naka-white shirt, bawal yung V-neck, bawal yung mga crop top and high-waisted. Then, bawal yung mga pa-sexy na white. Basta white siya na round neck, pwede yun. Tapos, pero may polo shirt na kami. Nung tumagal na, may polo shirt na kami na may nakatatak na midwifery department. So, madali na lang siya. Pero nung una talaga, guys, alam nyo ba, nagsuot pa ako nung sexy-sexy na yan kasi payat pa ako nung dati. Nagsuot pa ako nung crop top na yan, tapos yung hanggang dito lang, tapos ang baba pa ng leeg. Kasi first year pa lang ako, hindi ko alam, dapat nga alam ko na nun na bawal pala yun. Pero hindi naman ako pinagalitan nun. Nung matagal-tagal na nagsuot ulit ako ng mababaan leeg. Kasi 'di ba pag yuyuko ka, makikita yung ano mo, yung boobsing mo, 'di ba? Bawal po 'yon. Ayun, sana alam ko 'yun na napagalitan tuloy ako. So next is ano pa ba? Sa sapatos ba? Sa pantalon, bawal skinny. Dapat yung sakto lang siya. Bawal din yung leggings. Mas maganda slacks. Ganun. Dapat. Mas maganda yung slacks na lang. Bawal kasi yung mga skinny-skinny na yan. So, yeah. Yun. And the second one na dapat alam, nalaman ko muna bago ko kinuha tong course na to is yung hindi ka makakasama sa mga activity ng school. Diba? Nung senior high school, lahat ng party talaga, lahat ng activity sa school, like, wait lang guys, tawag ako ni mama. So, balik tayo sa story. Ayun nga, yung about sa activity sa school na hindi ka makaka-attend. Pwede naman umattend, pero ipa-priority mo talaga muna yung mga assignment mo, mga tasks sa'yo, ganyan. Kailangan may priority yon, kasi, diba, pag college ka na, prioritize mo na. Kasi nung high school, 'di ba? Lahat kalimbawa foundation day, mga ganyan. Intramurals, napababon ng wika, nutrition month, mga ganyan lahat, 'di ba? Yan may activity sa school tapos a-attend ka talaga. Kasi may mga ano doon, may mga ganap sila. Pero pag midwifery ka, pag midwifery student ka, nako, dai, hindi ka na makaka-attend sa mga ganyan. Kasi, yun nga, gaya nga ng sabi ko, marami ka nang gagawin at magpa-prioritize ka na ng mga gagawin mo. Hindi ka na mag-enjoy dyan sa tabi-tabi. Okay? So, the third one is, wala kasi akong kodigo eh. Hindi ako nagawa. Hindi ako gumawa, then iisipin ko lang saglit. Ano ba yung pangatlo? Ang pangatlo is yung ano ba pangatlo?
pangatlo na na sana alam ko is yung pag-uwi ng gabi. Okay, eto. Normal lang naman na pag college ka is uwi ka ng late na. Pero dahil yung iba namin, yung iba kong kabatchmate nandun na sa plaza. Kasi malapit lang kami sa plaza. Yung school namin, malapit lang siya sa plaza. Yung iba kong batchmate nasa, nandoon na, nakalabas na sila. O kaya nandun sa may pavilion namin, sa, ng school, o kaya dun sa may gym, nandun na sila ng ganong oras, at ginagawa yung mga normal na ginagawa ng student. Tapos kami, nandoon pa sa classroom, guy. Nag-aaral pa kami. May mga ano pa kami sa school, may mga ganap pa kami dun sa classroom namin, ganon. Tapos, ayun. Ganon, dapat i-expect mo na hindi ka, parang iba ka sa normal na student. Ganon. Kasi ang dami-dami talaga namin ginagawa. Then, ewan ko ha, sa, para sa akin lang to. Tapos dapat nakafocus ka dun sa mga ginagawa nyo. Kasi, diba? Sino parang med student ka, diba? Tapos magkakaroon ka ng grade na 75, 79. Parang sakit-sakit dun sa loob. Diba? Dapat mga ano, 85 pataas, ganyan. Yung, ganun talaga yung goal mo dapat eh, diba? So, ayun nga, pang-apat yun, na dapat alam mo na may passing grade ka. May passing grade kayo. Na dapat 85 pataas ang average mo and walang mas mababa. Walang, hindi ko sure kasi may 84 ako eh. Dun sa teacher ko na ano, na sa minor subject ko, may 84 ako sa kanya. Pero, nung second sem namin, binawi ko naman yon. Nag-recite-recite ako sa kanya, nag-explain ako ng mga reports, mga ano niya, mga lesson, ganyan. Ma'am, pabibo konti. hindi ako nagpabibo, parang pinrove ko lang na hindi ko naman deserve tong 84 char. Joke. Tas ayun nga. Ayun. Edi yun, naging 94 ako, di ba? Nadagdagan ng 10. So, yeah. Hindi ko alam ha, kung 80, dapat wala kang 80 pababa sa subject mo. And your average or your general average is 85 dapat. Yun ang alam ko. Yun ang alam ko. So, yan. Yun yung pang-apat na dapat alam mo na na may maintaining grade and may passing average ka na 85. So, okay? Yeah. Yun. And the last one is ano ba? Ano pa ba ang dapat alam ko bago ko to pinaso? Last one is ano ba? The last one is wala na akong so yun na lang. Char. Hindi marami pa talaga. 5 lang ginawa ko kasi wala nga akong code ko. Dapat talaga gumawa ko ng hindi kasi ako guys na ang odi ko. Kahit sa school, char. Hindi ako, dapat pala gumawa ko ng listahan na I wish I knew. Wait, naisipin ko. Ayun! Yung sa exam ng dapat, ano tawag dito? Yung sa exam nyo ng major subject nyo. 100 items die. Diba? Nung high school, okay, wait lang. Magulo yung camera ko. Nung high school tayo, 50 items pa lang. Sobrang napapagod na tayo na ano na yung brain cells natin. Or ako lang. Na ano na yung brain cells ko. Diba? Nung high school yon 50 items pa lang yun ha. Ang dami-dami na nun. Pag med course ka, day, 100 items. Lalo na yung mga major. Grabe. Tapos puro situational pa yung mga binibigay. Pero, thank you Lord, kasi alam niyo na, pasado ako. Char, ang yabang. So, ayun, syempre, na-review ko yun. Dahil 100 items yun, sayang yun. And major subject pa siya. Hindi ka pwedeng bumagsak doon. Kaya, yun. Pero, ang alam ko, wait lang. Nalaman ko pala na 100 items din sa iba.
Pero, hindi ko sure kung situational din yung kanila. Hindi ko alam, hindi ko kasi makakompare. Pero, sana alam ko no, na 100 items pala yung mga major subject namin. And, ayun, pero situational siya. Buti na lang, medyo na-practice ako sa mga comprehension na yan. And, ayun, medyo okay naman. Nasasagot ko naman siya ng maayos and hindi pa naman ako bumagsak. Then, ayun. Ay, eto pa pala. O, sige. Wala na yun. Singit ko na lang yun. At singit ko na lang pala to. So, okay. Dapat pala, alam mo din na pag nasa med course ka, diba free tuition tayo ngayon? Na pag nasa med course ka, may babayaran ka pa rin. Kumbaga sa iba, may miscellaneous fee. May miscellaneous fee pa rin kami. Pero iba pa yung binabayaran namin sa clinical practicum namin, which is napupuntahin sa clinical instructor namin. Kasi, ayun, iba ata yun dun sa tuition fee namin na napupunta sa school. Kasi kami, nag-duty pa kami sa hospital, which is hindi namin nagawa because of the pandemic. And yeah, may binabayaran kami na ganun. Kaya dapat ready ka sa mga babayaran. May affiliation fee, may clinical practicum fee. Dapat alam mo na, dapat pala nalaman ko na may babayaran na ganun. So yeah, maliit lang naman siya. Kayang-kaya naman ng bulsa kung gusto mo talaga. And dapat pala, pag nag-midwifery student ka, love mo rin yung science, no? Kasi andun nga yung biology because of may subject kami na physiology and anatomy of the human person. Dapat love mo din yun. Kasi pag love mo yung science or yung biology, mas madali mo lang siyang matututunan. Ganon. Then, lagi pala kaming may journal. Hala, ang dami na pumasok sa isip ko. Then, yun. Malagi kaming may journal. Almost weekly? Tama. Linggo-linggo yun. Na may journal kami na kailangan namin ipasa. Ang alam ko lahat din naman natin ng department or ng courses ay may journal. Pero, ayun, sa akin lang naman to. May journal ka, kailangan mo ilagay doon yung mga reflection mo, mga ganyan. Ina-narrate mo yung mga nangyari. Yun, dapat alam mo din yun. So, okay, sana. Thank you sa panonood ng aking first vlog. And sana ay may nakuha kayo kahit pa panong idea before kayo kumuha ng midwifery course. And then, mag-subscribe ka na lang. Please subscribe to my channel to be updated. Click the notification bells para po, yun nga, ma-update ka sa mga bagong uploads ko. So, vlog number 1 ko pa lang po ito. And mag-upload pa po ako ng marami about sa midwifery course. Yan. So, see you to my next vlog. Bye-bye! Bah!